Hello guys, narito ang 10 bagay na kailangan mo para magtagumpay sa buhay. Una, goal o layunin o pangarap. Una sa lahat, kailangan mo ng goal o pangarap na gusto mong makamit. Kung wala kang natatanging layunin, magiging katulad ka ng isang barkong nawawala sa dagat. Sumabay lang sa mga alon hanggang ikaw ay lumubog. Kung wala kang pangarap, malamang matutulad ka sa mga karamihan na nagtatrabaho lang para makakain at mabuhay. Tulad ng mga nalulunod, nag-aaksaya sila ng lakas para lang lumutang. Hindi nalalaman na kapag na-focus nila ang lakas nila sa isang direksyon, makakarating sila sa napakalapit na tabing dagat na naglalaman ng kayamanan o treasure chest. Pangalawa, wisdom o karunungan. Kung gusto mong magtayo ng isang mansyon ng mag-isa, kailangan mong matutunang magdisenyo ng bahay, maghalo ng konkreto, maglapag ng hollow blocks, mag-ukit ng kahoy, mag-ayos ng bakal at marami pang iba. Kapag ayaw mo pag-aralan lahat ng mga iyon, bayaran mo isang construction company para magtayo ng mansyon para sa iyo. Ang problema mo lang, kailangan alam mo kung paano kumita ng maraming pera upang mabayaran sila. Kung hindi mo alam kung paano gawin ang mga iyon, malabo na makakapagtayo ka ng matibay at matatag na bahay. Ang prinsipyong ito ay pwede mong gamitin sa iba pang bagay. Para makamit mo ang pangarap mo, kailangan mong alamin o pag-aralan ang mga kailangan mong gawin para pagsikapan sila. Pangatlo, confidence o lakas ng loob. Sinasabi ni Orison Swett Marden, ang heneral na nag-iisip ng pagkatalo ay matatalo. Ang pag-asam niya sa pagkatalo ay mararamdaman ng kanyang hukbo. Pinapahina ang loob nito sa simula pa lang at nagiging imposible para sa mga tauhan na gawin ang lahat ng kanilang makakaya. Kung iniisip mong hindi mo kayang manalo, hindi ka mag-iensayo ng todo at hindi ka rin maglalaro ng seryoso. Kung hindi mo ibinigay ang buo mong lakas, malamang tatalunin ka palagi na ibang taong nagbibigay ng lahat ng kanilang makakaya. Dahil iniisip nila na kaya nilang manalo. Sila ang palaging magtatagumpay habang ikaw ay mananatili sa pinakamababang rangko kung saan nasa isip mo ay nararapat kang manatili. Pang-apat, aksyon o pagsisikap. Pwede mong alamin kung paano mag-solve ng equations. Pwede mong pag-aralan ng iba't ibang engineering principles. At pwede mong pag-aralan ang pagninegosyo. Pero kapag hindi ka nagsikap para gamitin ang mga nalalaman mo, edi wala rin kwenta ang lahat ng natutunan mo. Alalahanin mo ang itinuro ni Jack Canfield. Hindi ka sinasweldohan ng mundo dahil sa kaalaman mo. Ikaw ay kumikita mula sa gawain mo. Ang tao na gumagawa at nagbibenta ng ordinasyong upuan ay kumikita. Ang tao na natututong gawin ang pinakamagandang upuan sa mundo, ngunit wala namang ginagawa ay hindi. Panglima, perseverance o pagtitiyaga. Naaalala mo pa ba ang mga unang beses mong sinubukang magluto? Malamang nasunog mo ang pagkain o hilaw pa pala ito? O naglagay ka ng masyadong maraming asin? O hindi sapat ang seasoning? Paano naman ang mga una mong pagsubok sumakay ng bisikleta o skateboard? Malamang napatid o nahulog ka pero hindi ka rin tumigil. Hindi natin maiiwasan ang pagkabigo. Mapapatid tayo, mapapagod at papalya. Hindi natin iyon maiiwasan. Ganoon pa man, kapag may isang bagay na nararapat nating gawin, e di ayos lang, hindi tayo mahusay dito sa simula. Kailangan lang nating magpatuloy hanggang gumaling tayo. At magpatuloy hanggang tayo ay maging dalubhasa dito. Kapag alam mong tama ang iyong pinupuntahan,
malamang mararating mo ang iyong pangarap. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglalakad at huwag kang susuko. Pang-anim, create value o gumawa ng mabuti. Bakit nga ba ang ibang tao ay yumayaman at natatagumpay? Maraming rason para dito at isa na ito doon. Pagbasdan mo ang lahat ng mga kagamitan, mayroon ka at mga serbisyong ginagamit mo. Ang iyong computer, ang software na ginagamit mo para buksan ito at marami pang iba. Magkano sa tingin mo ang kinikita ng mga taong gumagawa nito dahil sa paglikha nila ng mga mabubuting produkto na ginagamit ng mga taong katulad natin? Binabayaran mo ang bus dahil kailangan mong makarating sa isang lugar na mabilisan. Bumibili ka ng tiket sa sinihan dahil nalilibang ka sa mga palabas. Binabayaran mo ang mga doktor or pharmacist dahil gusto mong gumaling sa sakit. Ano nga pala ang ginagawa mo sa iyong opisina? Malamang sumusweldo ka dahil sa trabahong ginagawa mo para sa kumpanya. Gumawa o lumikha ka ng mga bagay na gusto o kailangan ng iba at gagantipalaan ka nila ng pera o kabutihan. Kakailanganin mo ang iyong para makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Pang-7, pag-isipan mo ang kinabukasan. Alam mo ba kung ano ang pagkakatulad ng paggawa ng layunin, paggawa ng produktibong bagay, at mabuting paggamit ng oras at pera? Sila ay madalas ginagawa para makakuha tayo ng mabubuting bagay o resulta sa dadating na panahon. Isipin mo na lang ang mga tao na hindi pinag-iisipan ang kalalabasan ng kanilang mga gawain. Sila ang mga nag-uubos ng pera sa pagsusugal at umaasang manalo, pero hindi naman nangyayari. Nababaon sila sa utang dahil gusto nilang bumili ng mga luho o gadget ngayon. At sila rin madalas ang nandaraya o nagnanakaw dahil hindi nila iniisip na mahuhuli sila balang araw. Pang-8, mabuting paghawak ng pera. Ano ang mangyayari sa iyo kapag sinayang mo ang lahat ng perang mayroon ka sa walang kwentang bagay? Tulad ng pagsusugal at pagkalugi sa kasino o mabaon sa utang. Mamumulubi ka at mawawalan ka ng bahay. Kahit may umaasenso pa rin sa kabila ng masamang kalagayan, mas mahirap umasenso at magtagumpay kapag natutulog ka sa lansangan at mamatay ka sa dysentery kumpara sa kapag may maayos kang pinakakakitaan at may ilang milyon ka sa bangko na handang gamitin sa mabubuting negosyo o investment. Kailangan mong matutunan ang mabuting paghawak ng pera. Ito ay napakahalagang bagay na kakailanganin mong gamitin para sa makamit ang tagumpay. Pang-9, discontentment o kayamutan sa kasalukuyang kalagayan. Sabi nga, kahibaan ang pag-ulit-ulit ng isang bagay at umaasa na may ibang resultang mangyayari. Paulit-ulit ka ba sa mga trabaho o pagsisikap na ginagawa mo at umaasa ka bang bigla ka na lang magtatagumpay? Kung paulit-ulit ka sa gawain mo habang hindi mo naman ito pinapabuti, hanggang ganyan na lang ang perang kikitain mo. Walang masama sa pagiging kontento, pero kailangan mong alalahanin na kapag ang mga bagay na hindi na lumalaki o umaasenso, sila ay unti-unti nang namamatay. Kung tumigil ka sa pagpapabuti sa iyong sarili, hindi ka na magiging magaling sa iyong gawain. Huwag kang maging kontento sa anumang mayroon ka ngayon. Magsikap ka at mangarap ka ng mataas kaysa dito. Pang-10, integrity o katapatan.
Mahaba at napakahirap ng daan patungo sa tagumpay. At madalas, ito'y nangangailangan ng ilang dekada ng walang katapusang pagpupunyagi. Dahil doon, napakaraming tao ang naghahanap ng shortcuts sa pamamagitan ng pagsisinungaling, pandaraya o pagnanakaw ng mga bagay na pinagsisikapan ng iba. Iyon ang isang dahilan kung bakit marami ang nakukulong o namamatay. Huwag mong gagawin iyon. Magsikap ka ng maayos, gumawa ka ng mabuti at tumulong ka sa iba habang ikaw ay nagpupunyagi patungo sa iyong pangarap.